Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ano po ba ang mga kondisyon sa pagsunod kay Jesus? Ngayon po ay Friday ng ika-anim na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan noon, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit niyon. Ano ba ang mapapala ng isang tao, kamtan man niya ang buong daigdig, kung mawawala naman ang kanyang buhay? Anong maibabayad ng isang tao para sa kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ng sino man sa mga taksil at makasalan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, mailan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroon pong tatlong kondisyon na nabanggit sa mabuting balita sa ating pagsunod kay Jesus. Una, kailangan nating kalimutan ang ating sarili. Kalimutan natin ang ating sarili upang ilagay o gawin nating sentro sa Jesus sa ating buhay. Ang Panginoon ang dapat una at nangunguna sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugan ng ating pag-ayaw sa ating sariling cravings at ambitious desires at ang pag-angkop ng ating sarili sa ninanais at kalooban ng Diyos. Binibigay natin sa Kanya ang ating yes na kumplito, walang pasubali o lubos. Kinikilala natin ang pagiging una ng Diyos sa ating buhay. Ang pagtanggi sa sarili ay nagpapahiwatig ng pagpailalim natin ng ating sarili sa Diyos at ang pagbibigay natin sa Kanya ng mahalagang puwang sa ating puso at sa ating buhay. Hinahayaan natin siyang mamuno at maghari sa ating buhay. Kaya, handa tayong burahin o pawiin ang ating sarili, ilagay natin ang ating oras at talento sa harap ng Diyos at ipaubaya sa Kanyang pangangasiwa. Ang pagtanggi sa sarili ay ang paglagay sa Diyos na una sa ating buhay. Pangalawa, ang pagpasan sa Kanyang krus. Ibig sabihin, ang kahandaang magsakripisyo para kay Jesus at para sa Kanyang misyon. Handa tayong isabuhay ang Kanyang buhay, sundan ang Kanyang mga yapak, at italaga ang ating buong buhay sa pagtatrabaho sa Kanyang ubasan. Ang pagpasan ng Kanyang krus ay ang pag-aalay ng ating buhay sa Kanya. Ito ang kahandaang maglingkod o kahit magdusa para sa Kanya at para sa Kanyang sambayanan. At ang pagiging bukas sa pag-ibig at sa pagpapatawad na ipinakita sa atin ni Jesus. Ang krus na Jesus ay ang ating kaligtasan. Ang pagpasa ng Kanyang krus ay ang pagiging mga instrumento para sa kaligtasan ng ibang tao. Sa pagpasa natin sa Kanyang krus, itinalaga natin ang ating sarili or we commit ourselves kay Jesus sa paglilingkod sa Kanya at sa pagliligtas ng Kanyang sambayanan. Pangatlo, ang pagsunod sa Kanya. Kailangan nating sumunod kay Jesus. Ito ang pagbibigay natin sa ating Panginoon ng ating buong pagsunod at perfectong paglilingkod. Inaayos natin ang ating direksyon sa Panginoon. Itinoon natin ang ating layunin sa Kanyang misyon. Itinulad at ipinater natin ang ating buhay sa buhay ni Jesus. Kaya ang Kanyang mga salita ay atin ding mga salita. Ang Kanyang mga halimbawa ay ang atin ding ginagawa. Ang pagsunod kay Jesus ay ang pagbibigay o pag-commit ng ating buong sarili sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya ay ang paggaya at paggawa ng Kanyang gusto at kung para saan siya nabubuhay. Hayaan natin siyang manirahan sa ating puso at mamuno sa ating buhay. Sa pagtupad natin sa mga kondisyon ng pagiging alagad ni Jesus, tinitiyak sa atin
ang buhay na walang hanggan. Kilalanin tayo ni Jesus. Kilalanin tayo ni Jesus at hindi niya tayo ikakahiya sa pagdating natin sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. Muli, ano po ba ang mga kondisyon sa ating pagsunod kay Jesus? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.